Mga usaping legal at katanungan sa batas, bibigyan natin ng kasagutan. Narito na ang ating Kapuso sa Batas, Attorney Gabby Concepcion, laging maasahan. Attorney. Maraming salamat, Maris. Good morning to you at good morning po sa ating lahat. Naku, away bata, hindi na bago yan. Pero wag naman sanang humantong sa ganito. Kasi caught on cam ang pananampal ng isang lalaki sa Pangasinan sa isang batang 10 taong gulang lang. Sa lakas nga ng mga sampal niya, dumugo ang tenga ng bata. Base sa investigasyon, tatay ng kalaro ng bata ang nanampal. Inagaraw kasi ng biktima ang laruan ng kanyang anak. So ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Naku, Attorney, grabe yung video. Paulit-ulit na sinampal ang bata at dumugo pa nga ang tenga. Ano po ang pwedeng maging kaso at parusa sa nanampal? Naku ha, nakakainis ang aga-aga. Iniinis niyo ako, inagawan lang ng laruan ng anak. Bugbugin talaga ang isang 10-year-old. Pick someone your own size, man. Kakainit ng ulo, aga-aga. Kung ako ang tatanungin, ito ay isang kaso ng child abuse sa ilalim ng Republic Act 7610. Kung tutuusin ang kaso ng paulit-ulit ng pagsampal hanggang dumugo nga ang tenga ng bata, hindi lang ito ng kaso ng child abuse, kundi child cruelty na talaga to. At sa ilalim ng batas, ang penalty ay prisyon mayor minimum, which is 6 years and 1 day to 8 years. Sabi nga ng Korte Suprema sa kaso ng San Juan versus People of the Philippines, ang intensyon ng child abuse law na yan ay pag-igtingin ang penalty para sa mga krimen kapag ito ay ginawa sa isang bata. So dahil nga sa epekto ng pang-aabuso at pananakit sa isang bata, daladala niya ito hanggang pagtanda. Kung walang child abuse law, assuming halimbawa na nabingi ang bata, parehong tenga ha, 2 years and 1 day lamang hanggang 6 years ang penalty. Kung isang tenga lang ang nabingi, 6 months and 1 day to 4 years and 2 months lamang. At kung hindi naman nabingi at all at hindi naman na-hospital ang bata na matagal, eh baka 1 to 30 days lamang. Parang hindi naman makatarungan yan. So buti na lamang at mayroong Republic Act 7610 para naman magtanda ang matatanda sa mga bata. So sa mga ganitong away bata, pwede bang idahilan na ipinagtanggol lang nila naman ang anak nila? Nako, sa sitwasyon na ito, definitely hindi. Narinig naman natin ang konsepto ng self-defense. Meron ding defense of family at pati na rin defense of a stranger. Ibig sabihin, kung kayo ay nakasakit ng tao dahil pinoprotektahan nyo sila from a threat on their life, ang sinasabi ng batas ay justified yung nagawa ninyo, walang krimen, walang kulong. Pero ito ay valid na depensa lamang kung talagang nanakit kayo ng tao dahil may unlawful aggression na tinatawag. May threat sa buhay o safety ninyo o mga kaanak ninyo. Pero yung agawan ng dalawang bata ng laruan at bubugbugin nyo ang isang bata dahil inagawan lamang ng laruan ng anak ninyo, ay nako, hindi po yan pasok sa pinoprotektahan ng batas. So actually, ang mga bully dapat ang parusahan. Naku naman, ang mga ganyan mga issue, talagang nakakainis. But in any case, ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.